Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? Sa ngayon, pag-uusapan natin yung in-game updates nitong si Nitro. So, isa-isahin na natin yan. Ano ba yung mga in-game updates niyan? Nakalagay dito, new event will take place. So, doon muna tayo sa event. Merong 7 days check-in itong Starlight. Pangalawa, itong Elite 7 days check-in. At itong pangatlo, itong Premium Nitro's check-in. So, ito nabibili to guys. Kaso, yun nga, may kamahalan. Pero sulit naman pagdating dito sa 50 Morion. So, ito siya guys, dito sa market. So, nabibili siya dito. Merong pang mahina, pang mababang price. Tapos, ito na. Mas solid talaga to yung sa 14 days. Kasi, kailangan natin ng Morion para dun sa mga bagong skill, di ba? So, yung ano nila, yung pang-apat, yung Alberto Glider. Which is medyo sakto lang. Pang party dungeon, yan. Kailangan nyo lang patayin si Terra sa boss rate at saka yung defeat guild dungeon boss. Okay? So, yung susunod dyan, yung spell infusion order. So, kailangan nyo lang mag infuse ng total 150 para makuha nyo lahat to. Okay? Sobrang solid yan para makuha nyo, guys. Tapos, yung sunod is yung gas growth support. So, ang pinaka the best lang dito, yung papatay ka lang ng monster. Itong 20,000 at itong 16,000 sa battle proof monster. Sa special dungeon naman, ayan, kailangan nyo lang pumatay ng 10,000, magkakaroon ka ng rail. Yung sa iba naman, ito, tinatanong nila, ano ba itong Nightcrow gear? Guys, yun yung mga ano dito. So, kapag nag-upscan yan ng 20 times, matatapos nyo yung quest dyan regarding dito sa Trias Growth Support. So, goods din naman kasi may 15 more yun dito, guys. Okay? So, susunod natin yung rare glider tsaka yung epic rider crafting. So, di naman natin matatapos to kasi pang anak ni Mayor yan. So, kung try nyo, mag-artisan kayo, baka magka-epic. So, isang beses lang naman, parang kalahati lang ibabayad mo sa Morion. So, sulit to kasi kalahati na lang yung price. Okay lang naman to guys. Dito naman, pupils, di good sa akin. Siguro, goods lang ito. Kasi parang kalahati lang binayad mo. Kung gusto mo pang magtatlo, ayan, may mababalik na pito. So, sa akin, sa una, goods lang kasi kalahati price kaysa mag-craft ka kapag walang event. Kaya, solid din yan, guys. Yung sa Battlefront naman, yung dungeon event, LOP, syempre hanggang August 20, guys. After update, mawawala siya. So, nung tinaray ko naman to guys, medyo tumaas naman talaga yung drop rate. Hindi naman siya talaga yung sobrang taas na talaga na kapag sinabi mong mas mataas yung drop rate, 20% na. So, halimbawa, 1%, maging 2% lang yung drop rate yan. Ganon din sa Battlefront. Sa Battlefront naman, nakalagay dito, guarantee. Diba? Guarantee na makapulot ka ng Exoa or Soa na loot. Random pa rin kapag pumatay ka ng unique monster. So, yung unique monster, yun yung mga pinapatay nilang angled, mga ganon. Basta, yung boss hunting ang tawag nila doon. Okay? So, sunod tayo, syempre. Yung pangalawa nila, itong 2 Epic Grade Plus Common Skill. So, ito guys, nabibili ito ng 62 million, no, diba? So, punta lang kayo dito. Ayan, sa merchant siya nabibili. Kahit saan ka pumunta, sa Bastion man yan or Tronitel. So, nandito siya guys, puntaan natin. So, ayan, puntaan natin yung skill. Dito, mabibili nyo siya kung ready na ba yung 62 million nyo. Kaya tumaas yung presyo ng Alluvial. Ayan, nabenta na yung ano natin, Source of Growth tsaka Alluvial. Ayan. 62 million siya guys. Tapos yung isang skill naman, pinutin nyo yung letter K. Itong iron. Click nyo lang. Tapos craft. Ayan. 100 more yun siya. Tapos tatlong source of wisdom. So malapit-lapit na to. 98 pieces. So pwede nyo din i-level to yan. Kaso medyo kamahalan yun. Source of growth 250 lang kailangan. Kaya tumaas yung source of growth. So alam ko pumaldo na kayo lahat yan. History natin. Ayan. Pumaldo na tayo sa source of growth. At syempre sa alluvial. Dati 9 dice lang natin binibili. Ayan, kita nyo naman yung alluvial natin. Ayan, 9 dice lang natin binibili. Yung source of growth, ganun din, 20 dias. Ngayon, nabenta siya ng doble. So, alam ko maraming pumaldo. Yun, yun yung bagong skill, dalawa. So, pwede nyo siyang shortcut sa crafting, specialized, discipline. Ayan. Doon din nyo makita. Skill book, tapos all class. Ayan. Okay, so i-crop niya yan kasi damage reduction 25 yan guys. Yung level 2 niyan, damage reduction 50. Tapos yung pangatlo naman, stage added, yung second page ng infusion. So ito yun guys. So gandahan nyo na lang. Ayan, yun yung nakuha ko, dual damage. Kahit pa paano, meron namang dagdag na GR to. Kaya umabot sa ayo sa 144,000 na
GR gawa dyan sa bagong Infuse. Yung pang-apat naman, tatlong new glider. So, ito yon isa. Siyempre, pangalawa. At ang huli, pangatlo, ito. Okay, ito ata yun. 3 new glider. So, solid. Kaya siguro napamahal yung Meti kasi gusto nila atang makuha to. Pero, parang normal lang eh, no? Okay, so, maangas na siguro kapag ito yung sasakyan mo. Bilis ng kaway eh. Diba? Tsaka pet talaga siya. Hindi katulad ng mga ganito. Ito, pet talaga. Okay. So, yung susunod naman, yung season pass. Apat yung nadagdag na season pass. Wala yung big, no? Circlet. Solid nito itong Crow. Ah, ito pala yung premium. May source of Groot talaga, no? Siguro bibili ng ilan yan kasi ang mahal ng source of Groot talaga tas ang hirap makuha. Mas kailangan yung bilhin itong dalawa ulit. So, medyo mahal dun sa premium, no? $49.99 siya. So, yung mga added nila, syempre may bagong emotes. Eto guys, may bagong emote silang nilagay dito. Nasa 25 pieces na emote daw yung bago. So, ayan. Bagong emote nila. Eto. So, may dinagdag sila. Bagong emote yan, mga boss. At may karagdagan din sa Erleta Temple. Kung dati, walang drop dito ng na ginto. Itong old aircraft. Ngayon, nilagay na nila. Tapos sa level 70, may Meti na. Kung dati, magiging Moonstone to. Ngayon, magiging old aircraft na siya pag nag-farm kayo dito. So, solid din kasi isa din yung farming ng Dias, di lang puro Moonstone. Ngayon, magkakaroon pa ng another na old aircraft component. So, yun guys, yung huli, basahin nyo lang itong gameplay improvements. Ayan, including na dyan syempre yung regarding sa guild keep na dapat wala pa. Okay? So, yun lamang guys, yun lang update ni Nightcrow for today. So, abang-abang tayo sa mga susunod na content. Hanggang sa muli, huwag kalimutang i-like naman itong ating video. Paalam!